karabana sa babasahin liwayway. Aw ng salita, noy nasa ilalim ng paninigil ng mga Tartarong mga Persyano, isang malaking garo na napilala sa tawag na Bibura ni Rabi ay siyang naging isang datang panabot ng mga Tartar. Taong-taon, bukod sa ibinubis na dinto ng mga Persyano, ay naging panata pa nilang pumili ang isang magandang dalagang ipakakain sa garon ng mga Tartar. Sa gitna ng pagdurusan ng Persya, ay sumilang si Ros. Ang Bibura. Ang dahilan ng pagkalipin ay mga Persyano. Ngayon ay papatayin kita upang mahagap sa pagkabutamos. Aray! Aray! Ulo ko na yung tinamaan mo eh. Ano ba? Oo, oh, masakit yun. Hindi bari. Alam mo sinasabi ng mga matatanda na ang bayaning makapatay at uminom sa dugo ng Bibura ay magiging malakas. Tingnan niyo ulo na yan. May tagpampatay ng Bibura ng mga Tartaro. Kung ang bunihari din yan, ay natatakot harapin ang Dambuhana. Siya po kayang gisa rin mo ng data? Okay, mamutya. Kung matatanggap ninyo bilang isang Persyano, ang maging alipin ng mga Tartaro dahil lamang sa isang ipinananakot din ang Bibura. Ako kahit ang hamak ay magpapay ng buhay, mahango na tayo sa pag-alipin. Magaling na lalaki. Hindi pa kay Atlas kung mangarap. At ibigwati pati ang mundo sa pumagitan ng dila. Magsitigil kayo! Sino man sa inyong magulang pangungutya sa akin ay babayin ko ng buto. Taan-taan sa uno eh. Bumubis tayo sa mga Tartaro. Ang dahilan lamang ay isang Bibura ka na nakot nila sa atin. Mahiya kayo! Hindi matatanggap na aking buti na tayo lumaging alipin. Matamis ang kamatay sa isang lahing binubusabos ang kanyang kapwa-lahi. Taon-taon, bukod sa gintong binubisat sa mga Tartaro, tayo na may mili ng pinakamagandang babae din sa Persia pang iparamon sa tambuhan ng Bibura. Mga kababayan, tandaan ninyo. Dating araw, nasa dating tundinus na may isang papatay sa Bibura ni Aramid. Konting panahon na lamang, konting pasasanay pa at sigurado makakalabang ka na sa tunay na Bibura. Kaya? Ay, check yun. Lamek ah! Lamek! Ba't kayo lumulupa, inako? Ano nangyari? Malibis na sa gos. Si Dameka. Ano si Dameka? Kinuha ng mga kawalang hari. Siya ang nakatakdang ipakain sa Bibura ngayon taong ito at ngayon hapon, siya ihahatid sa Panginoong Kamatayan. Hindi ang makapapain na siya mamatay sa bunganga ng malupit na tambuhana ng mga Tartaro. Magdaraan muna sa aking bagay ang Bibura. Bago niya mapatay si Dameka. Huwag! Dalawa kayong mawawala sa akin. Huwag ka sanang magpamamatayan ako. Hindi ako. Ako'y tinatong siya nila. Huwag mo sana kong tumo ng karuan. Agang si Dameka. Agang! Ipanalamon sa Bibura. Oo nga! Sa nasa pundong sa Beka! Isingin ang Bibura ni Aramis! Talagay ka totoo, Dokampay!
Kurso na dyan, tago, upang mamayat makikita ang bibura namin. Napatay mong bibura ni Aramid nang wala ka man lamang baluti sa katawan. Sa tambayaning hulog ng langit sa Persia. Ano na isundan timpala? Maraming salamat, mahal na ha. Sa tatagang timpala sa akin ang nalitos kong buhay aking kapatid. Dalin sa harap ko ang galang ng karangalan. Itinasadya ko ito sa madaling panahon. Mula ngayon, ang aking palasyo ay para sa iyo. Ibabahagi kita sa aking kayamanan. At mahihirang mo rin ang lalong pinakapiling babae sa buong Persia upang maging kabyak ng iyong dibdib. Humiling ka at masusunod. Ymir, madaan niya sa harap ni Rostum ang tatlong piling kagandahan. Thank you.
mapanat ang babaeng yung ibibigin. Ibinibilang ng prinsesa ng Persia ang kanyang sarili sa buntong ng kagandahan yung binipigil. Ulitin ko, mahal na prinsesa. Wala pa sa loob ng pag-aasama. Maghilingkod mo na itong puspusan sa bayan ng Persia. Ganyan na yan. Pasimula natin ang pangalawang paglilingkod sa bayan. Pinipili kitang sugo sa hari na malatartanong si Aramis upang ihayag ang ating hangaring sila naman na magbubuwi sa atin. Inaalaw kitang general. Sa likuran mo'y maninindigan ang buong hukbo ng Persia. Natitiyak mong sa may gawin rito sila magdaraan. At may palagay rin naman akong kaalis pa lamang nila sa palasyo. Prinsesa! Prinsesa! Ayun, dumating na ang pangkat ni Rostov. Yan na? Gagawin kang luram malapit sa atin. Ngayon ko susubukin kung gaano katibay ang puso ni Rostov. Bago siya magsadya sa lupay ng mga Tartar, isisikapin kong mapasakin ang kanyang puso. Kaba, paano ang paraan? Matalino, prinsesa. Hela! Oh, nalungkola po. Wala pa si Gustav? Ayun na siya! Tubig, Gustav. Wala pa. Nakakita ba't sa mapagsalukan ng inumin? Hindi, may daming patis dyan. Sino yun? Si Princess Aristea. Oo nga. Hindi na nagigising maro ng kanyang kabayo. Okay. Gustav. Tama. Sinong si Maray niyong sinasari. Siya, ako'y lalagad na. Pagka na yun naman kawa na kasama ko. Dameka, ikaw ay pangarap ng pangarap sa akin. Wala sa akin pagmabalik ay ikaw matukso ng pag-ibig. Magbabalik ang dalaga pa ako. Kumagaling. Siya, inay, alis sa akin.
Huwag kang mag-asawa. Hmm? Tayo na, tayo na. Nasa lupay na tayo ng mga Tartaro. At malapit na tayo sa lawong salamin. Sariyo, gusto mong kugubin ang hilagat ng kalura. Bago tuloy na yung pumasok ng puta. Magamit! Halika dito. Paligiran ninyo ang gawing hilaga ng puta. At sabihin mo, Kiminal, na kubkubin nila ang gawing kanulan. Wendit! Mustaf, napakainit ang panahon. Ako'y magpaparimu at maliligo sa sinasabi mong lawang salamin. Ikaw ang susunod. Siguro kung matuloy ka. Natin ngayon ang pumunyong bibura, si Rostum, na sugo ng Persia. Pasugin. Bibigyan ko ng aral ang pangarap ngayon. Siya bang ibinabalita mo sa akin na magnanakaw ng halik? Oo, maganda ba siya lalaki? Huwag ka maingay, andyan na siya. Laman ang karatas na iyan, ang halar ng haing danisa.
mga kababayan, pakunggan ninyo ang bahagi ng sulat ng hari ng Persya. Kagaya ng dapat mangyari, kayo naman ang babayad ng buwis sa Persya. At kung hindi pupuksain ang sandata ni Rostum na pumatay ng inyong birbura ang buong lahi ng mga Tatar. Haring Darisan. Sabihin mo sa iyong hari na bigyan ako ng konting panahong makapagsip. Itinagubinin sa akin na hintay ko yung kasagutan sa isang himpilan. Dapat mong malaman ang buong lupay ng mga Tartaroy na kukugunan na aking mga kawan. Binigyan kita hanggang bukas, bago sumikat ang araw. Bago sumikat ang araw ay darating sa inyong himpilan ang unang espada ng mga Tartaro. Pang subukin ang lakas at katapangan ng bayaning pumatay sa bibura ng aking ama. Makaalis na Rostum. Maghihintay ako. Agamil, ihanda mo ang aking kagamitan. Siyasatin mo ang tibay ng aking tandat at karasa. Pututulin ko ang kapangasal ni Rostum. Si Mark, sisiraan ka na ba ng pag-iisip? Ibibigay ko lahat ang aking kayamanan kay Danizar. Huwag ka lamang sumuong sa tiyak na kamatayan. Sayang ang pinalaki mo kung tulad sa isang lalaki. Sayang ang pinungunan kong pagod sa pagsasanay sa paghawak ng sandata. Hanggang sa tinalalin ako siyang pangunahing espada ng mga Tartaro, kung hindi ko nilamang magagamit sa magandang pakakapa ang dumulog ngayon. Nababatid kong sanay na sanay kang humawak ng sandata. Ngunit ang babae, babae kailanman. Kung minsan ay nakagagawa ang babae na hindi magagawa ng lalaki, haharapin ko si Austin. Haharapin ko ang mamamatay ng bibura. Mo sa akin. Sino? Isang kalaban. Marahil ang ibinalita mo sa akin unang espada ng mga Tartaro. Rastum! Rastum! Ang mga kasi ng aming bibula ay pwede mo nito ng mahal. Hindi. Isang tupang inyagis ni Haring Amit sa gitna ng mga liwod. Isa lamang ang espada ng mga Tartaro. Sa maliwanag na salita, isang gamo-gamo ang susuko sa lingat. Huwag kang maliwala. Taksil ang mga Tartaro. At yan ay maaaring pain lamang at natatagong kanilang mga tauhan. Basta, yan tawag ka bitaw sa lorat. Ngayon, iba tayo sa magkasama. Kung tunay na siya nag-iisalama, may tutulong sa'yo. Oo nga. Itong mga balunti mo. Sumunod ka sa akin.
damputin mong yung sandata. Ang isang mandirig mong nawala ng sandata sa piging paglaban ay nagpapakabayaning hinaharap ang kamatayan. Tumanda ka! Gustav, ang sandata. Wala na bang isang manlalaki sa inyong lalaki? Upang paharapin kay Rustum, itong pinakamalating karapastaan ang ginawa ninyong haring si Arvin. Tumayo ka. Isang manlalaki. Makalilid ang mamata ni itong ulos ng iyong espada. Kaysa binilitan ang iyong matulis na dila, patayin mo ko. Itong malaking kamalian na gawa ni Arvin. Iba talaga isang kagandahang katulad mo kung makipagtagisan na sandata. Kapuri-puri sana kang ipindala ka rito upang makipagpalit ng pag-ibig. Gusto na! Bakit hindi pa ako patayin? Hindi ko maaaring patayin ka doon. Nagawa kayo sa data at isinusubok sa kagandahan. Dudutin mong puso at makikita mo ngayon malakitakis sa iyong pag-iisip. Tumakain! Hoy! Hmm? May palaging akong lasing ka sa pag-ibig. Matamis pa sa katas na upas ang kanyang mga ngiti. Wala na bang iniwan sa inyong napena sa kanyang mga pisngi? Talagang ang pag-ibig ay masarap sa pagkain. Siya hindi ba ihipon sa nadali siya? Ngiring perlas, matang bituin, labing corales. Si Simar bang anak ni Haring Aramid? Isang tartara. Alalahanin mo sana anak ang naging kapalaran ng iyong ama na namatay sa alak na may lasong ipinatingga ng isang babae. Ina ko, ang mukha ng tao siyang salagang kanyang kaluluwa. Ang ganda ni Simar ay isang kabanalan. Ang kagandahan ng mga tartara ay madalas puhunanin sa kasalanan. Luto! Dario! Naibigan, Dario! Nabalitaan sa korte na dumating ka na, kaya inaaniyahan ka ni Artea sa isang piging ngayong gabi. Talika mo na kumain ka! Huwag nga, maraming salamat. Busog ako eh. Kaya nagmamadali ako eh. Huwag mo na tapusin ngayong pagkain. Masasarap ang pagkain doon sa palasyo. Okay na, may ka na. Diyan na kayo. Huwag mo sana kalimutan, ha? Paasahan mo. Patalak mo ba ipig ngayong gabi? Nasaan ka rin na rin sa? Wala po akong nalang piging ngayong gabi. Nagpapay na po ang hari. Ingrat, tumunod kayo sa akin. May kasabihin sa inyong tigisa. Siya o ako sa pag-ibig ni Rostam. Mahal ang prinsesa, narito lang po si Rostam. Ibigay niya ba sa'yo magandahan ang gabi? Tumapit ka. Anong may pabibig ko sa'yo? O kapangyari ang prinsesa ng Persia? Pinigil kong piging na binalak ni Ama para sa iyong karangalan. Sapagkat may naisip akong mahalagang handog para sa iyong kabayan. Maraming salamat at mahal na prinses. Opo ka. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Pagod na pagod ka? Bakit ka sila natitigilan? Wala. Nalulunod lamang sa pauna si Ilmeno. May balita akong sinukong raw ang iyong sandata sa kagandahan ni Sima, na anak ni Aramid. Magsalita ka. Ayon ang higit ang halimuyak. Ang bulaklak ng mga Tartaro o bulaklak ng mga Persyana. Ang mga bulaklak ay may kanyang uri ng halimuyak. May masangsang, may mahiti. Katulad din naman ang mga paru-paro na kanya-kanyang kinidiliwang uli at halimuyin. Papati ko, kanino ka sa dalawang halimuyan? Kay Simar o kay Aristea? Sa bulsa ko na may pambisira halimuyan. Kung ganun, ako'y nang pinili. Karangalan ng mga labi ni Aristea na damitin ang halimuyan. Bakit? Ay, papatang sa lawahan. Kung dalaw sa ating puso ay... Wala kang puso pantanggihan ang pag-ibig na inululuhog sa'yo na prinsesa ng Persia. Ang ibig mo ba sabihin, nagkakaibigan na kayo ni Sima? Di harap na kumahal na prinsesa. Hahaha!
paamo at malambing ang puso ni Restea kung tumili. Ngunit kapag nanibughuy, mapagiganti. Mapagiganti. Walang makikita ako sa'yo! Mahal na presensya! Huwag mong gagawin niya! Huwag mong sinig ka! Tagalaanin niyo ako! Tagalaanin niyo ako! Tagalaanin niyo ako! Balakawan! Tagalaanin niyo ako! Mahal na presensya! Bitawan mo! Mahal na presensya! Bitawan mo! Huwag nga tayo lumapit sa'kin! Bakit? Ano nangyayari sa'yo? Oo, oh, Mako. Mahal na sari. Kinahata po ni Roston. Huwag kayo maniwala sa kanya. Nasisira na may tamahal na prinsesa, mahal na hari. Nagkakantaksin. Pananagutin kita sa dalawang kasalanan. Ang pagtataksin sa bayan. At ang paggagahasa. Suko mo yung sandata sa iyong hari. Nagabi ang taksin na ito! Lakad! Itong dapat pamahayan ng mga taong katulad mo. Ito ba ang higarantin ninyo sa akin? Pagkatapos ko ligtas ang Persia, alalahanin lamang ninyo. Habang ko'y nabubuhay, hindi ko malilimot ang ginawa niyo ito sa akin. Igapos yun ang tulad. Hintay! Pabayanin niyo siya makalayat sa loob ng kanyang madilim at malamig na tahanan. Narito ang sinsing na may lamang kamandag. Pagkaingatan mo ang paglason sa kanya. Si Rosto may matalino at matalas ang kanyang pakiramdam. Lalong matalino si Timan. Bago mga lahat eh, ang nagbibilog na buwan. Ay bangkay na siyang tatanhalin. Nadia, magtanamit ka sa labas. Anak ko, kinakailangang ilipit mo si Roston sa lalong madaling panahon. Dahil sa kanya ay nawawala tuloy ang tiwala sa akin ng buong bayang Tartaro. Ang takot ng bayang Tartaro ay liligtas ang aking kagandahan. At nasa lamang laso ng sinsin na ito, ang kaligtasan ng lahat at ng iyong korona. Dudurugin ko sa aking talampakan ang mabangis na puso ng liyong si Rostum. Salamat, anak ko. Ako'y nananalig sa iyong katalinuhan. Ngayon din ako'y lalakad at ibabalita ko sa buong bayan ng Tartaro ang ating tagumpay. Kabilugan ng buwan. Si Ma, hindi ko nakalilimot sa aking pangako. Sinasabi ng matatanda na ang bayaning makapatay at uminom sa dugo ng bibura ay magiging malakas. Magiging malakas. Malakas. Marami siyang pumatay sa dalawang talog na nadaanan natin sa lagusan. Wasak ang Reyes. At may patay na kawat. Dario, nasa mga kamay mo ang pagdakip kay Rastum. Hindi huwag ninyo siyang kikitla ng hininga.
Nais kong ibalik ninyo siya sa akin ng may buhay. Kahit na milakas siyang hindi pangkaraniwan, dahil sa panligo niya sa dugo ng bibura, ay masusunod na lahat ang iyong inuutos. Tayo na. Tata, ba't ang nangihilig ang kamay mo? Kinakabahan ko eh. Hindi ka ba natatakot kung sakalit pabutang ka ng habon? Kung sa bibura napakatapang na pinatay ko, hindi ba natakot sa mga kawal ba? Madali ka, magbibihis pa ako. Mahuli sa tipanong kayo si Mar. Ang ginagawa mo? Kapurali. Pili mo na, madali ka. Kinakabahan ko. Sa'yo ako natatakot. Bakit? Baka nalala mo na kung maputol mo eh. Eh, huwag kang... Tuli mo na. Oo. Hindi, hindi mami yan. Bitaw, at makahiga pa sa kamang pangat, akin ang punya. Simba, ang ibig sabihin ito? Hindi kita nakilala, Roston. Ang akala ko'y kung sino kang pangasa pumasok sa aking kubuha. Ipagpatalo ang pakakayaan sa iyong kama. Pagod na pagod lamang ko at kagagaling ko sa bilang mo. Paano kung nabilanggo? Hindi ako maniniwala na ang isang bayaning pumatay sa bibura ay... Maniwala ka kung nabilanggo. Dahil sa panibuko ng isang babae. Talaga nga parang ang mababae eh. Kagandahan na babaros ng kasalanan. Kaling haga ka kung magsalita? Sinong babae ang tinutunan mo? Sino pa kung di si Aristea? Anak ng Haring Darisa. Kung gano'n ay kasintaan mo siya? Hindi ko siya kasinta. Sinungaling. Ang panibuko ay ginagamit lamang ng nagmamahalan. Si Ma. Wala kang kapag sa akin. Bayan muna akong magpaliwanag. Ano pa ang paliliwanag mo? Nalibog kong alak ng hari kapagkat dati kayong magkasintahan, di ba? Sa panaginip ay hindi ko sinipin. Nagiganti siya dahil sa'yo. Dahil sa'yo, si Mara. Dahil sa akin? Pinamili niya ako. Siya ako yung kaganda. Ikaw ang binili ko. Ngayon, nahanap mo ba sa akin buhay ko? Hindi na. Patunayan mo. Patutunayan ko ngunit. Mag-inuman muna tayo ng alak hanggang tumala sa'yo. Nadia! Nadia! Lisenda, ilabas mo sa amin ni Rosa ang pinakamasarap na alak na galing sa katas ng pera. Halika, maupo muna tayo. Salamat at dumating na si Dalio. Ano, Dalio? Nadakip mo ba si Rosa? Hindi. Ayaw siya lumabas sa hanggahan ng lupang Tartaro. Sapagkat, baliw na baliw siya sa kagandahan ni si Mar. Teka, saya lamang kayo ng panahon. Apat na buwan kayo naglagalag na walang naging mabuting bunga. Ibig ba ninyo ako pang dumakit kay Rastong? Magbalik kayo sa hanggahan. Ba't ka nalulungkot, mahal ko? Ba't ka lumuluhan na ginang ating galgayahan? Isa na akong galap. Makalungan mo ngayon. Wala na akong mukhang pakitirap sa aking ama. Bakit? Meron ang buhay na pumitintis sa akin sa natubunan. Si Ma, mahal kong si Ma. Ako ang pinapapahad na lahat sa buhat ng lupa. Meron magmamahal sa aking sandata. At natisip kong lalaki magiging anak tayo. Ba't ka lumuluha? Sapagkat magkakalay na tayo. Magbabalik na ako sa aming palasyo. Ang ibig mo sabihin, hindi tayo makikita mo. Marahil, pag nalaman niya ang aking kalagayan niya, ay susumpain niya ako. Ipagsasama kita, Persia. Hindi, Ma. Matakot ka sa ikanti ni Arestia. Sa inyo na pa yung tayong manira. Lalong hindi, Ma. Papatayin ka na aking mga kabala. Si Ma, mahal ko, alam ko na. Sa langit tayo mamuhay. Huwag kang managinip, Rosa. Diyan ka na. Sanday lang, si Ma. Kung laki magiging anak tayo, huwag mo sanang kalilimutan. Ikabit sa kanyang bisig. Ang galang ng karangalan. Nagbigay sabi ng aking anak na darating na siya.
Marahil ay darana niya ang tagumpay. Anong balita? Ano yung mga luha sa iyong mga mata? Hinihiling ko, ama kong hari, na paalitin lang lahat ang tao. May mahalagang lima kong ipagtatapat. Ibig kong masarili ang pag-uusap namin ang aking anak. Makaalis na kayo. Pagtatarap mo. Natutso ko ng pag-ibig ni Roston. At ngayon, ang nagnipinting na buhay sa akin sila pupunan. Walang kasintipon ang iyong puso. Ipinatalo mong bayang tataro. Anong mukhang ipakikita ko sa tao? Kung malaman ang iyong kalagayan na malawak madali ikaw ay magsisilang ng isang sanggol ng kasalanan. Taring ko man ang iyong buong katawan eh. Kulang pang ibayad sa mga kasalanan mong ginawa. Patawarin mo ako, ama ko. Hindi kita maaaring patawarin. Kung hindi ka lamang mahal na mahal sa akin ay pagbibitay kita. Ngunit hindi ko matatanggap na ikaw'y manirahan dito sa aking palasyo. Kaya't ipadadala kita sa aking templo. At hindi ko nais na makita pang muling iyong mukha. Natin dito, dihidingi ka kaya masinito ng pagkain. Huwag mo kong alalahan, hindi naman ako nakakaramdam ng gutom eh. Ito gusto mo ba? Ayan! Maasim ba ang pera sa ito, ha? Alam mo, ibig na ibig kong kumain ng maasim na pera. Utol mo loob, ha? Pamitas mo lamang ko ng maasim na bunga. Oo, oh, Simar. Oo! Oh. Mahalang prinsesa, dumating na si Dari sa presyo mo hindi kasama ang hinihintay. Walang halagang ating mga kawan. Di natap bumalik sila na hindi dala si Raston. Limang buwan ang kanilang inak saya. Laura, tawagin mo ang duwag na general. Nais ko siyang makausap. Hey, kung sakalit pinalo ni Raston ang bibura ni Aramis, ang galit ni Aristei hindi niya mapasusuko. Darating ang araw na hahagkan niya ang aking mga yapan. Bakit ka bumalik na hindi mo kasama si Raston? Sapagkat ang mga doob na kawal natin, kaya ayaw sumama sa akin hanggang sa loob ng hanggahan ng lupang tataw. Walang doob na kawal sa matapang na pinuno. Baka naman ikaw natatakot. Mahalap, Misesa. Ang dulo ng espada ni Dali walang kinatakutan. Kung gayoy, sa sandaling maibalik mo sa akin ang buhay si Raston, igaganting palak sa iyong aking puso. Para natin ko siyang tulad sa isang babae.
Ayoko masaya lang. Makulis na lang saan sasangka ng katawan mo. Hala, hindi mo ako ngayon din. Kasi balita mo kay Osko. Nababae ka ng anak. Ngayon din. Ta? Ha? Pilit niya kung magiging lalaking at namin si Mark. Bakit? Ayaw ka ba ng babae? Hindi sayaw. Iba ng lalaking katulad natin. Ibig kong magkaroon tayo pag maraking sandata. Sa bagay, tama din. Uy! Si Nadia! Nadia, anong balita? Kasi naman si Mark, isang maganda at malupit niya ang gulo. Isang lalaki? Takapagmanak ni Espada, no? Hindi. Isang babae, kasing ganda ng kanyang ina. Nabigong pangarap mo siya na kanyang magiging pangalan na nakaisang lalaki. Kalahati ng pag-asa sa buhay para sa akin. Masalit na biyo. Tayo lang. Pabuhit ko ng tao. Maglasin tayo. Ustad po, mayroong pera matapang nara. Hindi po. Padali ka. Dali! Hindi, kakampi ninyo kung hindi ninyo kumawan. Eh, iyan nga, hindi ko mamatay. Sa akong hindi ko manalo. Mama, Saan ko naroro? Tuso man ang matsingay na paglalanangan din. Nasa aking mga kamay ngayon ang kaligtasan. Hindi ka na kayo ang aking dating katalingan. Sino ang higit na mabangon? Si Simar o si Alistea? Ang inyong kapalaran ay nasa kasagutan mo ngayon. Sumagot ka. Sumagot ka, Rusty. Patang ko na sila sa'yong tanong mo yan. Si Simar! Si Simar! Si Simar! No! Mabubulok ka sa bilangguang ito. Tatasaan ko ang iyong pagkain at ang iyong tubig. Pahag! Alam mo na ang iyong gagawin. Princess Aristea, natupad ko ng lahat ang iyong kahilingan. Maaasahan ko ba ang gantimpala ang puso mo sa akin? Ibig mo ba pamahiling sa bilangguan? Iisa lamang ang pag-ibig ni Aristea. At ang pag-ibig niya ay para kay Ariston lang. Gagawin ko lahat ng aking magagawa upang ang pag-ibig niya ay mapasakin. 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 Nilalaktawan ako sa kapangyarihan ng aking anak. Sa galang akin ay sapat na kanyang pagpaparusa kay Rostum. Lorna, tawagin si Aristea. Ngayon din po, mahal na hari. Anong palagay mo, Dalio? Hindi ba dapat nang panayain si Rostum? Ang kanayaan ni Rostum ay mangangahulugan ng isang marugdug na paghihiganti.
Ang isang taong sinakang ng lakas sa loob ng bilangguan ay hindi na makakapag-giganti. Ang kanyang lakas ay tataglayin niya hanggang sa kamatayan. Sapagkat hindi natin dapat limutin na siya'y naligo at uminom ng dugo ng bibura. Anong aking may paglilingkod sa aking amang hari? Hinahangad kong kalayaan ni Rostun. Nililigalig ako ng aking napangarap kagabi na sa lupa ng mga Tartaro ay sumilang ang isang bayanin lulusog sa Persia. Nakita ko rin sa panaginip na si Rostun lamang magiging bisig na tanggulan natin. Ama po, paubaya mo na sana sa akin ang kapalaran ni Rostun. Paamuin ko ang kanyang pusong leon upang maging alipin ang aking mga hangarin. Pagbibigis at magpapaganda, pagkatapos, makikipagkita kay Rostun. Hindi kita natatanggihan, anak ko. Nagugutom ako. Maawa kayo sa atin. Tingin niyo ko ng pagkain. Halin ang higit na mabango. Ang manok na ito, o si Simar. Si Simar! Hindi ko ba naiinig sa akin? Naniwala ng pag-ibig nga pala ito. Ang inaayawan mo ay siyang lumalapit sa'yo. At ang iniibig mo naman ay siyang marangot at mainat. Inaabot ako ng pagkakuslan sa mga lalaki. Darating ang araw na susumpain ko silang lahat. Malapit sa'yo lahat. May mahalagang bagay na sasabihin sa'yo si Morta. Anong mahalagang bagay ang sasabihin mo? Hubol kay Rosco. Kay Rosco? Ako lamang ang taong nakakaalam ng kanyang karupukan. Totoo ba sinasabi mo? Opo. At sa pamamagitan ng laki kong ito ay tuturuan ko siyang... Magaling kong gayon. Ako'y magbibigis lamang at magpapabango. At dadalhin kita sa loob ng bilangguan. Susubukin ko ngayon ay linti ba? Dalakay sa dumadol na magpapalamot ng iyong matigas sa pulo. Musa, gawin mo yung kapundulan. Mayroon. Meron ko itatanong sa'yo. Sagutin mo ko. Sino larong higit na mabango? Si Simar o si Aristea? Sagutin mo ko. Ayaw ko sumagot. Sinabi mo na. Hindi nyo. Oo.
Pasisilbihan kita. Umupundin mo. Ngayon na kaya na ako makapaglalabas pumasok dito sa binaguan. Mabili na. Ito tuloy. Patuloy na ako. Umilog ka. Pasisilbihan kita. Paglilingkod ko aking espalda sa harin. Isang ganap na lalaki na ako ngayon. Ngunit bago ako umalis, ibig kong ipagtapat mo sa akin kung sino ang aking ama. Nais kong mapaon sa harap ng hari ang banal na pangalan ng lalaking pinagkakautangan ko ng buhay. Sige, bakit hindi ka magsalita? Masama ba siyang tao? Hindi, Sora. Siya, ang dakilang lalaking hindi mo kaiiya. Ngunit, bago mo siya makilala ay, ibig kong makagawa ka ng isang kabayanihan at may pagkakapulong sa kanya. Isuot mo itong galang na ito. Isuot mo ang galang na ito na siyang sangla ng pag-iibig ng iyong mga akin. Salamat, Inay. Kung gayoy, lilikha ako ng kabayanihan hindi magagawa na sino man lalaki. Tayo na, Balsa. Tayo na. Ibig na yung kipag-usap sa hari. Sino kayong ibig makapag-usap sa hari? Ako'y si Sora. Ako'y si Barsak. So, sabi ninyo ang kapitan ng Guardia. Maaari pumasok? Maaari. Salamat. Salamat si Barsak! Salamat si Barsak! Kaya na ito. Kailangan ninyo. Ako'y si Sora. Ibig ko'y paglingkod ng aking sandata sa hari. Paglilingkod ng espada sa hari. Anong ibig ninyo sabihin? Ibig pa niyong masipan ang ating galing? Dali sa palasyo ko ang matapang na binatang niya at lilitisin ko. Sino ka? At huwag ka mo'y ibig mong maglingkod sa hari? Sino ka't tagasangkan lupa? Ako'y si Sora. Isang tartarong namulat ang mga mata sa isang templong malayo sa kabayanan. Ang ina ko'y si Simar. Si Simar? Kung kayo na isang dugo kang mahal. Sora. Akong iyong lolo. Yakapin mo ang iyong hari. Minamahal ko mga alagad. Narinig na ninyo ang kanyang sinabi. Narito ang aking apo. Mabuting pagkakataon ng inyong pagdating. Ang hukbo ng Persya ay nasa ating hangga. Kaya Soram, lumutang.
Iaalal kita ang hinaral ng ating upo na siyang magtataboy sa mga kasya. Aming bayani, hindi abot sa ganitong pagkatalo ang digmaam ito. Sabihin mo sa inyong bayani na hinahanga ko siya, ngunit ibig ko siyang makalaban. Bubuhay pa ba natin itong perna ito? Oo. Sa ganun ay may balita niya at may kalat sa buong Persia. Ang pangalan ko si Soram. Sulok! Sulok! Thank you.
panganib ang bayang Tartaro sa mga Persyano. Sapagkat ipinaubaya ko kay Sorab ang pagpatay kay Rusko. Wala nitong angka ni Abras. Kapag nakita mo ang kanyang bunsong anak, tutubuan ka ng pag-ibig. Ako'y magpapahinga na muna. Sarap, ipinaubaya ko sa bayan ng mga Tartaro ang kagandahan ng aking mga anak. Dumalaw ka sa aming tahanan. Maraming salamat. Siya nga naman, dumalaw ka sa aming tahanan. Sarap, ako ang may-ari ng palasing ginto sa loob ng Tartaro. Lumanda akong dalaga dahil sa pag-aansaytay sa ngayo mong talon. Hindi ako kumakain ng bungong kahoy na labis ang kahinugan. Chef, ikaw ang langgaw na tumanggi sa pulot. Ako magsisi ka. Ano't lulugol ko pang dumating? Natalo ang aking hugbo. Natakakayo ang sinabi. Sino ka lang pinuno? Yung bang binatang napaniginipan ko? Isa siyang batang-batang guerrero na mabilis pa sa ipu-ipu sa desierto. Kinakailangan palayain na natin si Rosto. Hindi pa panahon naman ko. Kapag nabalitaan natin, lumusog na sa atin ang mga Tartar. Saka natin siya palayain. Anong pangalan ng general? Sorab. 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 Sir na Sorab ang pinasasabi. Naulong ka ba? Siya siya ang Diyos ng digmaan. At maaari niyang tanuling nag-iisa ang buong hukmo ng Persya. Diyos ng digmaan. Siya isang Tartaro at inaangaan niya ang iyong pangalang Rosto. Ngunit, malaki ang kanyang hangar na ikaw ay makalaban. Ano ba ito na Sorab siya sa mo yan? Na ibig makaharap si Rosto? Kasi ingura mo siya? Hindi. Siya ay batang-batang mandirigma. At kung nagkasawa ka, maaari siya anak mo lamang. Say, kung naging lalaki at lalaki, maraming siya sorob na mga tao talagay. Siya, kumain ka na. Kumain ka na. At nag-iba ugali ni Prinsesa Arishche. Kaya kanya pinakakain ng masasarap na pagkain ganito, ha? Para hiyanda ka sa pakikilabang kay Sora. Huwag ka na yung puso. Dapat mo malang, nanganganit sa kamay ni Sorab ang Persya. Bantang-banta ang lakas ang katatangan ni Sorab at sinasabi na patungkong daw niya ang hukbo ni Dayo. Akin ang lalaki at Sorab. Aba, bihira sa matatapang lalaki ang hindi maganda. Oo nga, walang sarap at hanggang besa ng Diyos ng Diyos. Uminom na tayo, Sorab! Pwede na nasunit, oy Sorab! Sarap ka! Uy! Ano'y sa inyo? Humana natin ba? Lalira! Pauna na muna ako sa inyo at hindi ako inuuhaw. Thank you.
Pinatawag kita ng sarili nga, sapagkat ibig kong mabatid mo ang aking damdamin. Ako'y hindi liligaya sa buhay hanggat hindi mo nga papatay si Rosto. Munti pa ako ay naririnig ko ng pangalan ni Rosto. Darating ang araw na makakaharap ko rin siya. Maghanda kang mabuti. Ang lakas ni Rostong ay higit sa 100,000. Nalalaman ko. Ngunit, panapanahon lamang ang kasikatan ng isang bayani. Maaaring araw siyang lumulubog na sa kanduran. Yan, yan ang ibig kong marinig. Makaalis na kayo. Tuwing mag-uusap ng kabayanihan, ay nabibingi ako sa pangalan ni Rosto. Nakita mo na ba siya? Oo. Nakita ko sampu ng kanyang pakikilabas sa Bibla. Kagulat-gulat na lalaki. Hindi malayong ang ama ko ay isa rin bayaning katulad ni Rosto. Loraw! Loraw! Magsasawa lang sa pangalan niya. Kasi mga tanso yung pinagbunay walang siyasad kundi Loraw! Palalayain ka ni Haring Danitar. Kung ipangangako mo na ikaw ay makikiharap kay Sora, talarangan ang digmaan. Kaya mo, anong karangalan matatamo ko kung makapatay mo sa bayanin na ikigatas sa mga rabit niya? Ay, sigas-sigas mo, ha? Dalawang bagay lang mga maaari makahangon sa isang loob ng bilangguan. Ang lumabang ka kay Sora o ibigay mo siya sa tiyan. Ano naman sa dalawang yun eh, ayaw ko. Mamatagisin ko ba mabusit sa loob ng bilangguan? Kapatalan! Duwag! Hindi ko akalain na si Rosto pala'y matakot kay Toro. Saan mo nakita mga gandang bibir na sinasabi mo? Dan, hindi ba kulay na Brian? E paano nung makakapalit sa Father Mayer ang mga dalaga? Kay tamis na awit ng isang anghel. At walang sala ang pinakamaganda sa tatlong magkakapatid ang may-ari na tinigayan. Mabait pa ako sa isang tulong na pusa. Hindi ka si Soram. Siya'y pangit pa sa aming aso. Saka si Soram ay hindi kang tulong na pusa. Anong pangalan mo? Lilinar. Isa-isa lamang. Ikaw, anong pangalan mo? Delila. Delila. Kay gandang pangalan hiniram sa musika. Hoy, ako naman si Maha. Salamat. Ako naman si Naga. Pangayon sa aming tatlo, kaya mas marami ang aking mamalahin kaysa sa kanila. Oo nga, ngunit iisa lamang ang aking puso at hindi ko maaaring paghatiin sa inyong tatlo. Ano yun? Huwag ka matapos dyan, sapagkat yan ang estado ng lolo ng aming lolo. Delila! 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 Huwag mo na yung buksan at ito. May naisip akong mabuting para. Delila! Delila!
Lelina! Madali. Bakit ayaw ninyo akong pagbuksan ng pintuan? Kaninong tinig lalaking narinig ko? Wala po, ito ay wala akong tao dito. Okay, makinungaling. Kaninong tinig lalaking narinig ko? Wala po, ito. Makamamatay ako ng tao kapag nagtatawa. Hindi naman ako napakasama ng ama. Marunong akong tumanggap ng panawin magdalaman sa pintuan. Huwag sana ninyo akong magtatsilan. Hindi ako tutul na magsipag-asawa kayo. Ngunit pumili kayo ng tunay na lalaki. Mabuti na lang at naitago natin sa ilalim ng liban, ano? Sura, puntang nalo, bumalik ka na. Hindi ako alis hanggang hindi mo sabihing iniibig mo ako. O, hawakan niyo muna ito. Lelila. Lelila. Huwag mo sana sirain ang aking isip. Maging sa pagkain, maging sa pagtulog, ikaw lamang ang laman ng aking isipan. Parehong-parehong panglasa natin, Sir Ralph. Si Lelila rin ang napupusuan ko. Kaya lamang, amo kita. Balsat, huwag ka sanang mangarap ng katulad ko. Ano bang kaiba nga pinag-uusapan niyo? Inay! Nakita ko na ang dalagang aking ibigin. Maganda pa siya sa buwan na nagsasabog ng liwanag sa tuktok ng Kastilyo kong gabi. Sino ba siya? Kanino siyang anak? Siya ay si Lelila, ang anak ni Abras. Matamis ang kanyang tinig. Between ang kanyang mga mata. Mapalad ka, Tora. Isa sa pinakamayaman ang kanyang napusuan mo. Huwag lang natin pag-usapan ang kayamanan. Ang kanyang kagandahan ay walang katumbas na hiyas sa ibabaw ng lupa. Inay, hinihingi ko yung paintulot upang siya'y maging kabiyak ng aking litig. Iniibig ka na ba niya? Hindi pa'y pinagtatapat ng kanyang mga labi. Ngunit ang mga mata niya ay nagsasalita ng pag-ibig sa akin. Huwag ka sanang managinip ng gising, anak ko. Walang pusong hindi mananaginip sa kanyang kagandahan. Sa kagandahan ni Lelila. Anong dahilan na tayo ko kung pagbuksan ang pinto? Aba, sa bagari si Amok may dumadalo na lalaki sa amin. O, para namang hindi siya umibig. Hindi lilitaw ang maganda at mabangon si Lelila kung hindi siya nagsanla ng pag-ibig sa'yo nila. Aba, hindi naman ako maganda eh. Kaya ganda lalaki mo siya, aba nga? Oo nga, mapalad si Lelila. Siya ang aking bisitahin ang pinakamaganda lalaki sa ipago ng lupa. Aba, tatay. Anong ginagawaan niyo dito? Pagkita niyo na, itaw niyo kapatid? Pasok! Pasok! Lila, mo lamang nagpapaganda sa akin. Mungalo ang mga labi. Talagang maganda ka. Kasing ganda ka ng aking pag-ibig. Nagsinungaling ka na naman. Utang na loob. Huwag mo ako tawagin sinungaling. Sa tanang buhay ko eh, ngayon lamang ako nakarinig ng ganyang pampaparata. Talagang masinungaling kayo mga lalaki eh. Paparusahan kita. Papa, huwag! Atas, huwag! Huwag! Ayoko na nga sa'yo. Bakit mo ba ako? Marurusahan kita muli. Pag sinabog na naman ako ng sinungaling. Sinasabi ng mga mata mo na iniibig mo ko. Ngunit bakit tayo bigkas ng iyong mga labi? Magsalita ka, Lelina.
Mga taksil! Huwag niyo siyang parusahan! Ako may kasalanan! Aray! Aray! Sinisira mo ang ating pangalan! Huwag niyo siyang saksak! Ako may kasalanan! Sino ka ba? Nasisiya na ba kayo? Naanda pa akong tumanggap ng kahit anumang parusa. Huwag lamang masaktan ang babaeng iniibig ko. Ah, nasisiya na? Bibiyak yung tumbaw ng iyong ulo at durukutin kong iyong puso sa dibdib. Sino ka? Ako si Sora. Si Sora? Ikaw ay si Sora? Ang karangalan kong mamatay sa pagtatanggol kay Lelila. Patawarin mo ako. Bayaning tagapagtanggol ng mga tataw. Ikaw nga ba si Sorab? Ang bago niyong lingkod, umamarapatin. Ha? Magmula ko'y ibukas sa iyong aking pintuan. At huwag ka na magtatanda pa din, ha? Ayoko na, pagod na pagod na ako. Oh! Kung ako lang naman ang katalanan, ang bungang pinipitas ng ilaw ay mapaklat maasin. Anong ibig mong sabihin? Wala pa sa panahon upang nanghapin mo ang aking bango. Kung ba'y nahihingin ko ngayon din sa iyong amang iyong puso. Aba-aba. Hindi pa naman kita inuibig eh. Nagsinungaling ka na naman. Hindi ka maaaring magkaila sa akin, Lelila. Nababasa ko sa iyong mga kilos. Sa liwanag na naglalago sa iyong mga mata. At sa ngiting namimilalay sa iyong mga labi. Na iniibig mo. Sabihin mo iniibig mo ako, Lelila. Baba, talo ko. Hindi mo ba ako iniibig? Hindi pa. Kung ganyan ay malaking pag-asa ko? Ewan ko. Dapat mong malaman ang panahon ay dito. Mabilis tumakbo at kinakailangan samantalahin. Isang tanong, isang sagot. Iniibig mo ko hindi? Oo, hindi. Kaya hirap mo namang kausapin. Sorab! Napakamatampulin mo naman. Iniibig mo na ba ako? Kailangan ba bang bigkasin ang aking mga labi? Ikaw na rin na nagsasabi na nababasa mo sa aking mga tidot, hindi ba? Kung gayon eh, ngayon din, hihingin ko sa iyong ama ang iyong kamay. Tayo na! Ay dali mong napaibig si Delita. Nang manligaw ako sa kanyang lahat, ay nangailangan ako ng 10 taon bago ko siya nangyata. Subalit, talaga bang iniibig mo si Delita? Iniibig ko siya ng kasing halaga ng aking buhay. Hindi ako harap sa inyo ngayon upang hingin ang kamay ni Delita kung hindi ko siya iniibig. Ngunit, tara-tara na tuntunin ang mga tatap na ang humihingi ng kamay ng dalaga sa mga magulang ay ang ama ng binata. Iharap mo sa akin ang ama mo. At hindi masisira ang iyong kahilingan. Kung ang hari na ubandalin ko rito upang hingin ang kamay ni Lelila. Maganda nga sana. Ngunit malalabag sa ating tuntunin at reliyo. Ang ama mo ang kailangan kong makaharap. Ang ama mo. Kung ang ina ko. Sino ba ang iyong ina? Si Shimar. Si Shimar? Hindi ko matatanggap na mapangasawa ni Lelila ang isang binatang anak sa pagkadalaga ng kanyang ina. Huwag ninyo akong hamakin. Sa mabuti o sa masamang paraan, iyaharap ko sa inyo ang aking ama. May maging ganap na binatang ni Sora. Ay saka pumadal, dalawin ang panungkot ng aking puso. Pihibigil ako na siya. Makita mo, may kasagawa ito. Pagkamalungkot. Yan ang lakad ng buhay. Kapag malakas na ang pakpak ng isang inakay, ay nalilinis na ang kinamulatang pugad. Inay! Sora! Ako. Marahil ay hindi na magiging matigas ang iyong puso upang ipakilala sa akin ang aking ama. Huwag mo akong pabayang mamatay sa dalamhati. Iniibig ko si Lelila ng katumbas ng aking hininga. Sino? Sino ang aking mama? Masama ba siyang tao? Hindi ba karapat-dapat ang kanyang pangalan? Magnanakaw ba siya? Tulisan ba ang aking ama? Bakit hindi ka sumagot?
Huwag mo sanang wasakin ang aking dibdib. Mapapaliw ako at mauulol kung hindi mo siya pakikilala sa akin. Pagkat siya lamang ang makahihingi ng kamay ni Lalila. Inay! Wala kang kasing lupit. Ipinangako mo sa akin na sa sandaling makatipon ako ng kabayanihan, ay pakikilala mo siya sa akin. Ano pang kabayanihan at karangalan ang gusto mong ihandog ko sa kanyang mga bakas? Anak ko, ang mama mo'y isang bayani rin katulad mo. Kilala mo siya at kilala ng lahat. Tinilawag ng mundo ang kanyang kabantugan. Hindi mo kaya ang kanyang pangalan. Si Rostum. Sinasabi ko na nga bang siya ang aking ama. Sa madaling panahon, hahanapin ko siya sa Persia upang pahingi ng kamay ni Lalila. Rostum. Kinakailangan magkita kami ng aking ama upang siya ang pahingin sa kamay ni Lalila. May balita akong nasa bilangguan siya. Nasa bilangguan pala? Sa paano pala mo siya makikita? Tumuhay na hamunin ko siya sa laban ng isahan upang pakawalan siya ng haring lansa. At kung magkita kami, pagtatatag ko sa kanya ang aking layo. Magaling niya inisip. Magaling. Sige na mabuking pagkain si Rosto. Ang ibig sabihin ito, hain na rin ha. Ang iyong karaya at kalusugan. Nasa ating hanggahan ang mga tatarong pinamumunuan ni Sora. Mga tatarong pinamumunuan ni Sora? Oo. Hinahabon niyang palabasin ang lalong pinakapiling bayani sa buong Persia. Pagkatapos niyong mapatay si Dario sa laban ng isa. Ang bangkay na iyong kaibigan at kababayan nakaburo ngayon sa bulwagan ng palasyo. Hinihingi ng bayang ikaw ang palapatin. Hindi. Hindi ko lang pasalakay. Makatagis mo pang higpitayin lang ang mga talibangayan. Busin ang sarong na bilang buwan kita. Matapos ka sa sasabihin niyo na lahat sa Persia. At huwagin kang duwag. Kaya niya ang mamamatay ang figura ni Aramis. Ha! Sa huwagin suwag! Suwag! Simulan natin lang.
kayong parang lalaki makakalaban nila. Ngunit, matatalo siya. Malaki ating pag-asa, mananalo ang ating bayani. Yung tinutukoy. Ikaw. Ikaw ang aking ama.
Ang anak ko'y isang buhay. At hindi maaaring lumabas sa larangan ng digmaan. Pupunta akong dayain tayong manggig. Huwag mong itatuan dugo ng iyong dugo. Sakakin mo na ako, puso. Kung hindi mo rin lamang akong kikilala ng anak. Huwag mong dayain natin paniniwala. Hindi kita ginataya. Pinakikiusap ko lamang sa iyo. Na kung ako'y mamamatay, ipalit mo lamang sa akin, ina. Kung ganun mga karamanan ay sinabi niya sa akin. Sora. Sora pala. Ang anak ni Rostum ay walang kamatayan.